Kung ang mga maiingat na tao ay umiiwas sa sakuna, umiiwas sa panganib, umiiwas sa sagasain ng masamang panahon, umiiwas sa baha, meron ding mga uri ng tao na dapat iwasan kung nais nating maging maingat sa buhay. As much as we avoid danger, there are also some types of people to avoid. And may the Lord bless us as we ponder five types of people to avoid in order to lead godly, peaceful, and fruitful lives. Dear God, we thank you for today. We thank you for health. We thank you for life. Patawarin niyo kami, Panginoon, sa aming mga iniisip na hindi mabuti, mga nagagawang masama. At nawa kami po'y linisin ninyo, paging dapating tumanggap na inyong pagtuturo, pagtutuwid, pagpapagaling, at pagpapaliwanag. We ask you, Father, to be our speaker. Lead us unto greater knowledge of you so we could become better human beings, better children of you, mighty God, and better brothers and sisters to each other. Be our speaker. Preach from your throne of power and majesty, and let your light shine upon us. In the name of Jesus, your Son, our Lord, our Savior, we pray with thanksgiving. Amen. Five types of people to avoid. Actually, marami. Pero ngayon, sapat ng lima ang pagtuunan natin ng pansin. At sa ating pag-aaral ito, mga kapatid, hindi lang natin i-assign yung type na ito sa iba, suriin natin ating mga sarili, baka tayo ay kabilang dito. Avoid haters. Dapat tayong umiwas sa mga taong walang alam kundi magalit, namuhi, mapuot sa kapwa. Ang langing laman ng kanilang salita ay pamimintas, paninirang puri, pagmamagaling sa sarili, at panglilibak sa kapwa. God loves. And because of that, we should avoid haters. Haters are the opposite of God. Jesus' main teaching is love. Huwag natin kakalimutan at huwag tayong malilito kung ano talaga ang pangunahing katuroan ng Panginoon, ito ay pag-ibig. Sa katunayan, nung tinanong siya kung anong pinakamahalagang kautosan, sabi niya, love God and love others. Wala nang hihigit pa sa mga kautosan na ito. Meanwhile, haters negate God's will. Kinokontra ng mga salita, kilos at katuruan ng mga haters ang mga katuruan ng Panginoon. So avoid haters. John 10:10, a thief, or maybe we can use substitution and substitute the word hater. A hater comes only to rob, kill, and destroy. I came so that everyone would have life and have it in its fullest, Jesus says. Ang mga taong mahilig mamuhi ay hindi kontentong namumuhi sila. Gusto nilang ihawa ang lahat ng pwede nilang ihawa. Idamay ang mga pwedeng idamay. Ang mga galit nila sa mundo, sa manang loob, sa mga naipong mga suliran at kabiguan ng kanilang buhay, ay nais silang iganti, ibunton, kahit kanino na lang. At kung maaari na tayo maimpluwensya nila na laging magalit din, mamuhi, gagawin nila yon. Pero oras na nakinig tayo sa mga haters at nagpadala sa kanila, mananakawan tayo ng buhay, ng kaligayahan, kapayapaan, at magiging tulad nila tayo. 1 Peter 5:8, be on your guard and stay awake. Your enemy, the devil, which you may also use the word hater, is like a roaring lion sneaking around to find someone to attack, to influence, to infect. Walang ginagawa ang ating spiritual enemy kundi maghanap ng pagkakataon na tayo ay kanyang sirain o kaya'y mas mainam kung tayo'y pwede niya maging kasangkapan para manira ng kapwa. Kaya ang sabi ng James 4:7, resist the devil. And in our application today, resist the hater and he will run from you. Napaka-importante na ating ingatan ang ating sarili na hindi ma-influensya ng ganitong uri ng pag-iisip. Saan natin nakikita, naririnig ang mga haters? Sa social media, maraming haters.
puro mga laso nang lumalabas sa kanilang isipan. At pagka ipinrent nila sa kanilang wall, sa kanilang site, at kinlik ang send o ang post, napakarami na agad na pwedeng malason kung palalason. Napakarami mga haters sa media, sa ating mga traditional media, radyo, telebisyon, maging sa mga dyaryo. Wala nang mabuting mapuri sa kapwa, puro kasiraan, puro paninira ang ginagawa. At katakataka, pati may mga pulpito na pulpits of hatred. Na walang lumalabas sa mga katuruan, kundi punong-puno ng mga galit sa kapwa, galit sa mga kapwa mananampalataya, na iba ang sekta o iba ang kongregasyon, galit sa mga ibang relihiyon, galit sa lahat na lang. Yung napakahalagang oras na dapat sana ay nagagamit para ang mga tao ay mapayaman ang isip, maiangat ang espiritualidad, mapalaya mula sa mga negative things, ay lalong nagagamit para ang mga tao ay maimpluensyahan na maging magagalitin din, palamuhi, mapagmataas sa sarili, at mapanghamak sa kapwa. In the name of God, the ironies of ironies. Kailangan nakikilala po natin mga kapatid ang haters. Kung minsan tiya mo yon, minsan kaibigan, minsan nanay, kung minsan tayo. Tuwing meron siyang sasabihin, ang influensya sa iyo ay magalit ka rin sa kagalit niya, mainis ka sa taong ni hindi mo kilala, husgahan mo ang taong ni hindi mo personally nadidinig o nakikita dahil sa influensya ng haters. Huwag tayong pai-impluensya kahit mahal natin sila sa buhay. Kahit mataas ang kanilang pinag-aralan o kahit pa nga meron silang katungkulan o kapangyarihan. Ang bawat tao ay binigyan ng Diyos ng sariling isip, sariling bait para sa lain natin na ating naririnig at maproseso natin sa ating isipan at mabigyan natin ng pinakamakadiyos, pinakamaayos, pinakamabuting response ang ganitong mga uri ng messages of hatred. Who else must we avoid? Avoid gossipers. Mga paladala ng chismis. Sari-sari mga alimuom na nakukuha sa lupa ang gusto nilang ilipat sa ating isipan. Proverbs 16:28, gossip is no good. It causes hard feelings and comes between friends. Ano nga ba namang buti ang idudulot ng chismis? Pinaghihiwalay ang magkakaibigan. Pag naalaman mo kung ano sinasabi ni ganitong tao laban sa'yo, lumalayo na yung loob mo, nagkakagalit na kayo. At kung ikaw man ay papatol at magsasabi ng masasama tungkol sa kanya, mga chismis tungkol sa kanya, magagalit din siya sa iyo, walang mabuting idudulot. Kumisa napakatagal na investment ng pagkakaibigan, pagtutulungan, pagmamahalan, sinisira ng mga makakating dila, sinisira ng mga chismis. Proverbs 20:19, stay away from gossips. They tell everything. Lumayo daw sa mga taong hindi na namimili ng sinasabi, lahat na lang sinasabi. Kahit pa nga dumadating sa'yo para magsumbong ng sinasabi ng iba laban sa'yo, masama pa rin ang influence sa sa'yo, kapatid. Kaya pwede mong sabihin, huwag ka nang lagi magsumbong na magsumbong sa akin. Ina-expect ko na that everybody will love me, people will criticize me, people will say evil things against me, but please, huwag mo nalang sabihin sa akin. Kasi nalalason lang yung isip ko, gumugulo ang aking damdamin, nagagalit ako, nawawalan ako ng concentration, at pwede magkasala rin ako dahil dyan. Ang tao pong matino, hindi buong-buo na ikinukwento ang kanyang nadidinig, lalo pa nga ang kwentong ito ay hindi naman nakakatuwa at nakakapagpagalit pa nga. Discreet and decent people filter their gossip, if ever they gossip. Kasi well, we should not be gossiping. There are two types of gossipers. Yung gossipers who tell everything, and gossipers who are discreet and more decent, who filter and soften the gossip even just a little bit. Meron pang worse, nagdadagdag pa at nagagatong at nagsusulsol ng mga gossips. Tuwing may tao pong dumadapo sa atin, may daladalang kwento, maging sensitive tayo, suriin natin
ano ang dahilan bakit mo ito sinasabi sa akin? Talaga bang mahal mo ako? Kailangan isumbong mo ang lahat? O gusto mo akong galitin dahil ikaw man galit doon sa mga isinusumbong mo? Madali kasi tayong mamanipulate, mamaniobra, na yung gyera ng kapwa, nagiging gyera na rin natin kahit hindi naman natin gusto dahil na-influence ang ating very discreet and decent people minimize or do not gossip at all. Napakahalagang ating makita yung high qualities of people who refuse to gossip. Ang daming na sasagap natin sa hangin ng mga kung ano-anong balita, pero para laging ulit-ulitin natin yung sa kapwa, lalo't gumagamit ka ng social media, gumagamit ka ng computer, internet, ng text, kumisan irresponsible, kumisan mga gossip na wala namang verification, yung mga nakulilindol daw ng intensity 12 sa Metro Manila bukas, ikakalat mo agad, nag-research ka na ba, totoo ba, sinong may sabi, nagsasabog ka agad ng takot at panakot sa tao, hindi ka naman na-verify. Okay, yung forward ng forward ng mga bagay na nakakatakot na hindi niya naman verified. Kasi nakakagulo sa isip ng kapwa. Nakakanerbios. Kaya tingin mo yung nagpapasok niya at nagtatanong, meron daw po dito na lindol na darating next week. So, hindi na pe-predict ang lindol. Ilang beses na ba kayo kailangan mag-aral from volcanologist? Typhoon, yes. Storms, yes. Pero lindol hindi na pe-predict. Kaya pag may nagpe-predict niyan, tulad yung nagpe-predict na darating tayo sa ganong petsa, huwag kayo maniwala. Kasi sabi sa Bible, walang nakakaalam kung kailan mangyayari ang ganong bagay. Bakit pinapayagan natin, magulo pa tayo ng mga bagay na hindi naman dapat nakakagulo kung nag-iisip lang tayo ng konti. Tapos hindi mo na iniisip fast na fast forward ka ng forward. Lasong pala yung pinapadala mo sa kapwa. Psalm 101 verse 5, anyone who spreads gossip will be silenced. And no one who is conceited will be my friend, God says. In His majestic ways, God will silence gossipers. Hindi natin laging alam kung paano patatahimikin ng Diyos at ititikom niya ang bibig ng mga mahilig magchismis. Pero tayo, meron tayong sariling alam na paraan paano mapapatahimik ang gossipers? By avoiding them. By refusing to listen to them. And even more, by refusing to repeat to others what they tell us. Kailangan tanggihan mong pakinggan ang chismis. Kung tumatanggi ka na tambakan ang kapitbahay mo ng basura ang iyong bakuran, trash yun eh. Dapat tumanggi ka na tambakan ng kapwa mo ang iyong tenga ng basura. Alam niyo po ba ang tenga napakalapit sa utak? Ang lapit. Kaya pag pumasok sa tenga, nasa loob na agad ng utak, anong mga basura ang pumapasok sa ating tenga? Mga basura ng haters, mga basura ng gossipers, it will poison our minds. And you can very well know if the mind is poisoned. The language and the vocabulary gets poisoned as well. The behavior, the thinking pattern gets poisoned. Kaya iniingatan, hindi tayo nagpapapasok ng anumang marumi sa ating tenga. Gusto niyo bang may pumasok na langgam sa inyong tenga? May pumasok na insekto, mikrobyo, maruming tubig, asido? And yet we allow a lot of gossip and hateful words to enter our ears. Kailangan bantayan. At kailangan, kung sakaling nakapasok, huwag nang ilabas sa ating bibig. Sirain na, wasakin na in the realm of thought so that we don't become instruments of the devil. We don't become extensions of hell and extenders of hell also. Avoid tempters. Mga mapanukso. Proverbs 5:7-8. My son, listen to me and do everything I say. Stay away from a bad woman. Don't even go near the door of her house.
Siyempre, pwede mo sabihin, stay away from a bad man or a bad activity or habit, a bad social media post or wall or site. Dati kasi kailangan maglakbay ka pa para ka matukso, maglakad ka pa para may mapuntahan. Pero ngayon, because of the social media, because of the internet, isang bukas ng computer, dalawa, tatlong click, nandun ka na sa pinto ng bad woman or bad man. At hindi ka lang nasa pinto, nasa kaloob-looban ka na ng kanyang bahay. Kaya ingatan. Ingatan kung anong mga pinupuntahan nating mga websites. Ingatan kung anong mga pinapanood, pinapakinggan sa social media. Dahil yan ngayon ang napakabisang kasangkapan ng tukso. Matthew 6:13, keep us from being tempted and protect us from evil. Isang major component ng prayer. Ipanalangin natin mga kapatid that with the availability of all of this technology, all the gadgets, and all the channels that we can subscribe to, visit, watch, hear, that we watch ourselves, that we exercise self-censorship, that we exercise self-control. Napakaraming mga laging nagtatanong sa akin na paano nila pipigilin ang kanilang anak, ang kanilang asawa, ang kanilang mga kaibigan na mahumaling sa mga tukso na nasa internet, pati mga online gambling. Kahit innocent looking games, pero addictive. Hindi na makapagtrabaho, hindi na makapagkwentuhan sa mga mahal sa buhay, wala nang panahon para sa ibang bagay kasi puro na lang yung gadget ang kaharap. When these things deprive you of your precious time to do good, to be good to others, they become instruments of temptation. May deception involved. Dapat maging mapanuri. And then avoid neggers. Ano ba yan? Negative talkers. Yung pessimists na tinatawag, napakadilim ng paningin sa mundo, lahat pangit ang interpretasyon. Yung mga discouragers, ayaw kang patuloyin na hanapin ang iyong mga pangarap. Ayaw kang magbigyan ng lakas ng loob na to achieve, to try things. Iwasan yung mga fault finders. Sa ginagawa naman ng kapwa, laging may maganda at may mali. Pero pag lagi yung mali, pangit ang tiningnan mo, papangit ang pananaw mo sa sangkatauhan. Avoid complainers. Tuwing kaharap mo, reklamo. Lagi na lang may complaint. Lagi na lang may discontentment. And then avoid catalysts of discontentment. Yung masaya ka na, sisirain pa niya yung saya mo para ka maging unhappy. Sisirain niya yung moment mo. Nagkaroon ka bigla ng boyfriend, sisirain agad ang loob mo, naku, magkakahiwalay din kayo niyan. Yung mga lagi ng discontentment, bakit ganyan ang napili mong boyfriend? May ganito, may ganun, pintas agad. Mga discontented people who are never happy to see others become contented. Avoid agents of hopelessness and gloom because they darken your vision. They darken your outlook. They darken your life. Mahirap na lagi tayong may ganyang kausap. Hindi mo napapansin, negative ka na rin. Wala nang mabuti sa sangkatauhan. Lagi na lang masama. Wala ka nang pwede magandang asahan. Puro na lamang nakakatakot at malungkot. Ang sabi sa 1 Thessalonians 5:11, you must encourage and help each other. Susuriin ninyo kung ang inyong laging kausap ay nakaka-encourage o nakaka-discourage. Siyempre, ang matalino at concerned friend, kumisan, i-discourage ka based on facts, based on experience, and based on a generally wise disposition. Pero may mga tao rin na ang buhay nila tadtad ng kabiguan, tadtad ng lungkot, tadtad ng frustration, ganun na ang buong pananaw nila sa buhay, yun ang iwasan yung maka-influensya sa inyo. So kung ang mga tao ay nagbibigay sa inyo ng discouragement at encouragement, tingnan nyo ang percentage.
If most of what you get from people is discouragement, these are the types of people you should avoid. Iwasan nyo rin naman yung 100%, tulak ng tulak sa inyo, sulsol ng sulsol, na encourage kayo, gawin kahit anong gusto nyo. Kasi hindi rin nag-iisip yun. So dapat mga 85% nang-encourage. In mga 15, 20, dinidiscourage ka, na may point naman, then pwedeng pagtiwalaan ang payo ng ganung mga tao. Matthew 17:20. Sabi ng Panginoong Jesus, if you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mountain, move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible for you. Kaprasong faith can achieve much. Huwag kayong papayag na inyong faith, inyong pag-asa, yung inyong energy, tanggalin ng mga negative thinkers. Huwag kayong pumayag na inyong pananalig, tanggalin ng mga walang pananalig, na ang inyong pananampalataya ay pahinain ng mga ayaw manampalataya. Kasi ang pananampalataya, kayamanan. Yan ang pinakamahalaga nating kayamanan. Because only faith can move mountains. Not even all the money in the world can move mountains. Not even all armies in the world can move mountains. But faith, even just the size of a mustard seed, according to Jesus, can accomplish much. So seek people who encourage faith. Makibarkada kayo, makipag-usap, makigrupo sa mga taong nagpapalakas sa inyong pananampalataya, hindi doon sa nagpapahina. Makinig kayo doon sa nagpapainit ng inyong paglapit sa Diyos kesa doon sa mga nagpapalamig. Makinig tayo doon sa nagbibigay sa atin ng pag-asa, hindi ng takot. Dahil ang taong natatakot, lalong natutupad yung kinakatakutan niya. Seek people who encourage faith because they empower you. Seek people who empower, not those who weaken you, not those who weaken your resolve, not those who blind you with their bitterness, not those who will discourage you from loving, from believing, from hoping. These are the people who will set you back. They are not happy being set back themselves. Magdadamay at magdadamay sila. Avoid people who negate faith, who weaken you. Yung gustong sirain yung pananalig mo, wala naman siyang ipapalit na superior. Gustong sirain ang pag-asa mo, wala naman siyang ibinibigay sa yung ibang pag-asa. Yung gustong pigilin ka sa ginagawa mo, wala naman silang ibinibigay na alternative na pwedeng gawin na mas mabuti. Na pag nakinig ka sa kanila, you will just stop in your tracks and drop dead. Wala namang ibang ipinapalit. Makinig sa mga taong may bagong ideya. Kung yung ideya, sound, maganda, nakakapagpalaya, nakakapagpayaman ng isip, nakakapagpabait, maganda yon. Pero yung pinipigil ka sa pananalig mo, pinipigil ka sa inaasahan mo, wala namang ipinapalit na maganda, anong ipapalit niya? Vacuum, emptiness, bitterness. Be careful. And avoid naggers. Yung mga yakiti-yakit na walang tigil ang bunganga, dal-dal ang dal-dal. Hindi naman lahat ng nagger ibig sabihin lang pinapagalitan ka o sinisita ka. May mga nagger na wala, walang tigil ang kadadal-dal. Parang makina, mga bibig. Nakakapagod kasama. Meron ba kayong kilalang ganon? Nakakatakot makasabay mag-lunch dahil talagang pagod na pagod ka. Daig mo pa ang nagbuhat ng cross sa kalbaryo. Dahil wala kang ginawa kundi makinig sa kanyang non-stop talking, walang koma, walang period, hindi ka makasingit. May kilala kayong ganon? Avoid. O baka, kayo yun. Pag iniiwasan kayo ng mga tao, naglalakad kayo, papaliko sila kahit dediretso dapat nung makita kayo, lumiko. Baka tayo yun, nakakapagod ka usap. Magkukwento ka lang ng isang bakasyon mo, 10 bakasyon niya ang katumbas na ikukwento niya. May sasabihin ka lang tungkol sa husband mo, dadaigin niya ng tungkol sa husband niya. Laging panalo siya, ang dami niyang sasabihin. May isa ka lang tanong, ang dami-daming sagot. Nakakapagod. Sabi ng desiderata,
Avoid loud and aggressive persons. They are vexations to the spirit. Nakakaligalig, nakakalito, nakakagulo ng espiritu ang sobrang madaldal. Proverbs 27:15, the steady dripping of rain and the nagging of a wife are one and the same. Siyempre, male point of view yan kasi male yung sumulat. A female can also say that, that a steady dripping of rain and a nagging husband are one and the same. Because there are nagging husbands. Just in case wala pa kayo nababalitaan, meron. Kung may mga nagger na babae, may mga nagger ding lalaki, nakakapagod din in the same way. Proverbs 21:9, it is better to stay outside on the roof of your house than to live inside with a nagging wife or husband. Ang mga roof kasi sa Middle East, flat. Pwede kang tumira, hindi ka mahuhulog, hindi katulad ng mga roof natin. So sabi, mabuti pa doon ka nalang tumira sa bubong, kahit maginaw o mainit, kasi nasa loob ko nga ng bahay, ang kasama mo ng mga asawa, walang tigil ang bunganga. Nakakapagod, nakakarindi. No? Proverbs 21:19, it is better out in the desert, o mas malayo na to, than at home with a nagging, complaining wife or husband. Lagi lang nilalagyan ng kabilang kasarian. Kasi universal naman ito para sa lahat ng tao. Or a nagging mother, or a nagging friend, or companion. Minsan, naglalakbay ako nung araw pa, estudyante pa ako, I was traveling, and I had the misfortune of sitting next to a couple na yung wife walang tigil ang yakiti-yakitak. Dumating ang kape na isinerve ng stewardess, yakiti-yakitak siya. Kahit ano, hanggang bumaba ka na, may reklamo siya sa airport, man, everywhere, nakasabay ko pa sa barko. Kasi naglalakbay ka nga, may lipad, eh. Sila na naman. Kasunod ko pa sa pila. Nangyari pa, nakapila ako, may biglang umuna sa akin na nagmamadaling nanay. For whatever reason, na may bitbit na bata at mga bag ng mga gatas, sabi pa naman ng babaeng nagger na nasa likod ko, hindi na ako yung asawa niya, ha? Stranger na nga ako. Kinalabit pa ako, sabi niya, papayag ka na umuna siya sa'yo. In English, syempre. Sabi ko, it doesn't matter. Takang-taka siya. Ninanag niya yung husband niya tungkol sa akin. Sabi niya, huwag ka tutulan sa kanya. Huwag kang papayag. Pag sa'yo may umuna, huwag ka... Hindi na nga inunahan. Nagnanag pa rin. May ganong tao. Ang tanong, baka tayo yon. Walang tigil ng kapupo na dito, rereklamo doon. So what to do in life? How to live? Ang iksi-iksi ng buhay, pupunuin mo pa ng mga negative, sayang naman ang time. Psalm 90:12, teach us to use wisely all the time we have. Panginoon, bigyan niyo po kami ng karunungan na maging matalino kami kung paano gagamitin ang napakamanga halagang sandali na ipinahihiram niyo sa amin. Pag nagsayang ka ng isang oras, kalahating oras, 10 minuto, 1 minuto, sa nonsense talking, sa lack of faith, sa paninirang puri, sa pangmumuhi, sayang kasi hindi na mababalik yung oras na yon. Minimize pain is what we should do in life. Avoid negative people. Be positive. Seek and enjoy positive people. Therefore, you maximize pleasure and happiness. And you do the most good. Paulit-ulit ako sa tatlong ito. Ano ang gagawin sa buhay ng tao na ipinapahiram ng Diyos? Maraming pwedeng discussion, maraming pwedeng detail, pero kung tutuusin, tatlo lang. Hanggat maaari, pakontiin at paiksiin mo ang paghihirap at pagdurusa. Minimize pain, whatever it takes. Pain ng body, pain ng spirit, pain ng soul. Minimize it. Huwag quarrel ng quarrel. Pampagulo kasi yung quarrel. Pamparakay ng hirap sa buhay. Kailangan maghanap buhay ka para hindi ka mahirap, may makain ka. Therefore, you minimize hunger. Minimize pain. That's why, pinipili mong mabuti kung sinong papakasalan. You minimize pain. Hindi naman totally mawawala yun, meron. But you minimize by choosing wisely.
and you maximize pleasure and happiness. Kaya yung mga iba, nagkakapilang pleasure. Yung iba, nilalagyan pa ng sugar, more pleasure. Yung iba, meron pang cream, more pleasure pa. Because you have to maximize pleasure, whatever it means to you, so long as you don't do evil to maximize your pleasure. Kaya may mukha ka na, salamat. Yung iba, naglalagay pa ng makeup para mas ma-please sila. At siguro yung mga taong gusto nilang i-please. Nagdadagdag ka ng kaligayahan lagi at kasiyahan sa buhay. Bakit naman hindi? Eh, ang iksi-iksi ng buhay. Kaya nagluluto ka, sarapan mo. Napakalaking krimen naman na meron kang gulay, meron kang mga panluto, tapos ang niluto mo, walang kakwenta-kwenta. Sayang ang gas. Ba't may mga ganun magluto? Walang kakwenta-kwenta. It's a crime against the planet. Sinayang mo yung mga ingredients. You maximize pleasure and happiness. That's why may bahay ka, pwede na, pero pinipintahan mo pa. At hindi basta pinta, yung gusto mong kulay. Because you're maximizing pleasure. And then you do the most good to balance everything. Because when you only minimize pain and maximize pleasure, but don't do the most good, you will become selfish. And you will become evil to other people. So you do the most good. Tatlong bagay lang ang buhay. Pag ginawa mo yan, ikaliligaya ng Diyos ang ipinahiram niyang buhay sa iyo at makabigyan ka pa ng extension. But avoid haters, gossipers, tempters, mga negative talkers, and naggers, because they will minimize your pleasure and happiness, they will maximize your pain, and they will disable you from doing the maximum good. Better be aware of bad influencers and vexations. Be aware of haters, gossipers, tempters, negative talkers, and naggers, and pray for them. Why? Because you do the maximum good. Pray for them. You don't only avoid them, you pray for them. So that they might be blessed enough to become positive in their outlook. Alam niyo yung mga taong negative, biktima lang kasi yan ang buhay. Kung tutuusin, lahat naman tayo nabibiktima ng buhay. Pero yung iba, ang sagot nila sa lahat ng hirap, kabiguan, negative attitude. Nadadagdagan tuloy ang hirap nila. Tapos na nga yung nangyaring hindi maganda, because of their bad attitude, nagpapaulit-ulit pa yun sa kanilang memory at nire-replay-replay nila sa actual na buhay, ang namamaximize yung pain, ang namiminimize yung pleasure. Pray for them that they might be blessed enough to graduate from their bitterness. Pray for them that they will have the wisdom to see that their bitterness and negative ways won't make them happy. Pray for them so that when they realize these things and they begin to have wisdom, they will change their mind and they will change their ways. And if you could, carefully and studiously try to be a positive influence on them. Pag may mga nagger, mga negative talkers, pag may mga bitter people, discouragers, tuwing mga panahon na hindi nyo maiiwasan sila'y makasalamuha, makasama, makausap, tiyakin nyo mga kapatid na kayo ang nakaka-influensya sa kanya ng positive at hindi kayo ang nai-influensya ng negative. Gawin nyo siyang mission field. Make a firm resolve, especially if these people are close to you, you will become an instrument of God to bless the person so that the person could be lifted up out of negative situations and negative thinking and they could become positive. But avoid being them or being like them. Madalas naman nagiging tulad tayo ng mga negative, hindi naman natin napapansin at alam. Wala tayong consent. Nadadala lang tayo sa dalas na kausap. And because we don't put the safeguards in our ears and in our eyes, we could get influenced by poisonous people. Avoid being a hater. Kung may nagkamali sa iyo noon, hindi lahat ng tao ganun. Kahit mas marami pang ang mali, meron pa rin tama. So huwag mong ihuhusga yung bagong kilala mo na mali agad. Hayaan mo magkaroon siya ng pagkakataong magpakilala ng ayos. Although, dahil nang ingat ka na,
hindi ka na masyadong vulnerable na sobra-sobra magtiwala. Pero huwag mo agad tatanggalan ng tao ng at least benefit of the doubt na siya ay may mabuting magagawa sa iyo. Avoid being a gossiper, a tempter especially, a negative talker, and a Romans 2. Some of you accuse others of doing wrong, but there is no excuse for what you do. When you judge others, you condemn yourself because you are guilty of doing the very same things. So pag meron tayong label na ay negative thinker to, ay negative talker, ito ang discourager, tiyakin natin tayo, hindi ka na. Kasi yun yung tinatawag na talbog sa akin, dikit sa'yo. The judgment that you throw at people will bounce back to you if you are doing the same thing. So let us always examine ourselves first. Unahin natin suriin na ating mga sarili. At kung sakaling guilty tayo mga kapatid, tigilan natin to dahil napakalaking parusa sa ating kapwa, lalo sa mga malalapit sa atin kung tayo negative. Kung tayo mahirap kasundo, kung tayo mahirap kasama, para natin kinarurusahan ang mga kasama natin. Hindi kasiyahan na tayo makasama, parang isang sumpa. If guilty, let us avoid inflicting others with our disease. Let us get treatment from the Lord. Meanwhile, remain in isolation while we are contagious. Pag nagpupumiglas, nagwawala ang isang salita na makalabas sa ating bibig, suriin muna natin. Will it edify people? Makakabuti ba sa makakarinig? Makakabuti ba doon sa pinag-uusapan? Makakabuti ba sa inyong sariling puso at relasyon sa Diyos? At pag hindi, wasakin ang salitang ito at huwag itong payagang mabuo at lumabas pa sa ating bibig. And very, very importantly, choose your company ever very carefully. Because bad company ruins our morals. Kung minsan nagkakaroon tayo ng mga masasamang ugali, influence lang ng iba, suriin natin mga kapatid. Umiwas sa hindi mabuti. Sayang ang panahon, sayang ang buhay, kung magugugol pa sa mali. Panginoon, ituro niyo sa amin ang tamang daan, maging sa maliliit na mga detalye ng buhay na pang-araw-araw, maging sa mga bagay na hindi naman theologically big, pero may kinalaman sa aming kasiyahan, kaligayahan, kapayapaan, at maging sa kasiyahan, kaligayahan, at kapayapaan ng aming kapwa. Turuan mo kami, Panginoon, na maging tama, maging makadiyos, para ang aming mga bawat malapitan ay mapagpala at hindi makatanggap ng sumpa. Meanwhile, turuan mo kami maging maingat, suriin ang impluensya sa amin na aming kapwa. Pagbulay-bulayan natin ang mga simpleng pang-araw-araw na bagay na ito, na madalas humahad lang sa ating spiritual growth, humahad lang sa ating kaligayahan at kapayapaan. Ama, papaglinawin niyo po ang aming isip at bigyan kami ng mga practical applications sa napakakaraniwang topic na ito, pero mahalaga sa aming espiritualidad. Magbulay-bulay tayo sumandali, mga kapatid.